Ito naman kamarote guys, tataas pa yun dito. Yan, bali ito yung loob ng kamarote. Yan, tapos yung side, tataas din po yan. Kasi kaya natin lalagyan ng kamarote, siyempre bukod sa dagdag forma, taguan po ng radyo, GPS, ang dati pong lagay ng palatik dito. Ayan. So kung mapapanood ito ng may-ari, yan alam niya dito banda yung palatik niyan. So inatras po namin yan, kaya ginawa namin ng bago rito na ito nga. Kasi gagawin po itong kubertado, para kahit sumampa yung tubig dyan, lalabas lang din. Ayan, what's up guys? Kasama natin si ano, bagong kapitan ng bangka ni Kasuyo. Ayan. Siyempre nandito lang tayo sa tapat ng bahay namin. Kasi dito lang naman natin dinala yung bangka ni Kasuyo. Kaya pala guys, si Kasuyo ang may-ari nung bangka natin kinuha. Ayan o. Yan po magiging bangka ng Team Kasuyo. So pakita ko sa inyo guys kung bakit may mga binabago kami. Yan guys, so ayan, kinakating po yung likuran. Guys, tapa lang gumagawa guys ay yung tatay ni Kuya Victor Balitar Vlog. Yan talaga yung manggagawa dati talaga ng bangka yan, yung sinilapas. Ang huling ginawa ni Kata na bangka yung guys, oh, yung tingmagsing po, ayun o, yung malaki, yung nasa kabila po, yan. Yan ang huling ginawa ni Kata na malaking bangka. Ayan. So ikot ko muna kayo, nung kinuha namin to, siyempre, 3 paltik na kahoy. Yan, ayun yung isang paltik, oh, tinanggal muna namin yung nasa. Pasensya na guys, medyo makalat dito sa amin kasi bumagyo. So yung mga puno, nagputol-putol kami ng puno at nangaputol po yan ng bagyo. Ayan. Saka pala guys, ito yung nabago. Ayan, binaklas namin dyan. Kasi kailangan kasi itaas yan eh, kasi gagawin na itong pampasipikan. Tapos dito sa gitna, ayan, tatasan din po yung kamarote niya. At saka medyo inatras po namin yan. Ang dati pong lagay ng palatik dito. Ayan. So kung mapapanood ito ng may-ari, yan alam niya dito banda yung palatit niyan. So inatras po namin yan, kaya ginawa namin ng bago rito na ito nga. Kasi gagawin po itong kubertado, para kahit sumampa yung tubig dyan, lalabas lang din. Ito patungan ng palo. Patungan. Ay bubutas dito yung palo. Pangit ang ruda. Ha? Pangit ang ruda? Tingnan mo. Ah, may crack yan? Ay dudugso ko naman yan. Ayan, so dito, bubutas ito dito guys. Tapos dito nakatutong yung palo. Kasi pag pampasipik talaga guys, kailangan may mga sapatos yung palo. Ayan, kasi yung ito yung nakuha namin, nandito lang yung palo niya nakatali. Ayan, kasi hindi naman to ako kung dinadala rin sa Pacific ng may-ari. Pero kung talaga yung gagawin siya pampasipikan na may kasamang tatlong tao, tapos may mga karga na kambatog, tsaka yelo. Yun din ang dahilan guys kung bakit namin inatras po yun. Kasi kailangan dito dalawang storage, na kahit yung isa maging 5 man lang ang haba, para sakto yung kumakauli ng barilis, sakto doon sa 5 ang haba. Tapos yung isa, kargahan ng yelo. Kasi kung isa lang storage, tapos pupunoy ng yelo, pag may isda, eh, mag-aawas ng, ano, ng yelo. Tapos mabilis matunaw po lahat. Tsaka pala yung huli, kaya kinakating, magdudugsan po kami ng ruda. Kasi magdo-double engine po kami. Ayan, kasi yung engine na ito ay D12 na Yamaha, D-Crudo. So yan po ay dudugsungan. Ayan. Boy, dito sa kabila boy. Hindi po tulto ah. Ah. Yan po yung magiging dugsungan niya. So yung timon niya guys, mababago po yung timon. Medyo atas yung timon. Tapos dito lulusot yung isang fittings. Isang fittings ng pang-dubli natin na engine. Kasi magiging dito yung engine natin na isa dito. So yun na nga pala magiging huli guys. Magiging floater ang huli niya. Yung sudang gas. Yung unahan siguro ah, hindi na muna babagoyin kasi mahuhuli sa kain ng isda. Yan, kung mapapasin nyo, pinagdadamihan na po namin dito. Ito. Pako yata yun ah. Pwede ko na. Oh, si. Baba ko, baba. Ay, wag pako yata. Wag. Yung pampighter na ano. Ay, dito. Dito hindi nakat. Do.
Oh, pares yan. Ayan. So, siya nga pala guys, may mababago pa rito. Hindi rin po yan ang magiging palatot niyan. So, titingnan namin kung makakakuha kami nung kawayan na bayog. Yung bayog guys na kawayan, yun yung halos walang butas, yun yung matigas. Kaya magiging playaway yan. Pero kung wala naman kayo makukuha, akahoy pa rin. Pero hindi na yan. Kasi masyado pong maiksi ito guys, yung palatik na to. Pagtakbo ng, halimbawa, yung baragan, yung balagbagan ng takbo sa Pacific. Kaya medyo alanganin kami rito. Mahirap po yung pagkaganyan na kaiksi. Lalo ganito kalit ang bangka natin. Lalo na po ngayong July. Kasi papasok na ito ng July. June na ngayon eh. Kalatian ng June. Baka July na ito may layout kasi yan, may mga ginagawa pa. So medyo lakas-lakas na yan, konti. Kabagat. Alanganin. Pero ito naman guys, maraming purpose yung ganito kalalaki na bangka. Magagamit namin to sa amihanin, dyan sa tapat, Buraw. Tsaka for business. May naisip pa kami isang negosyo sa amihanin na ito ang gamit. Kaya hindi na muna namin gano'ng palalaki yan. Basta pampasipi guys, mas maganda, kubertado talaga. Kaya baka magtaka yung may-ari, bakit binaklas-baklas pa namin matapos namin bilhin, baklas-baklasin pa. Eh talagang kailangan po eh, kubertado. Kasi limbawa po ito, open na open siya. Pag sumaklob po dyan ang alon, eh, pasok na po agad sa loob. Lalo na sa Pacific kasi hindi naman natin alam makontrol ang panahon. Minsan, abutan talaga ng lakas. Sasaklob po dyan. Hindi kaya ito lang kubertado, sasaklob mo ng alon, tapon ng tubig. Yan, katulad po dito. Yan, ito ay kubertado po ito. May flooring yan dyan. Ito naman kamarote guys, tataas pa yun dito. Yan, bali ito yung loob ng kamarote. Yan, tapos yung side, tataas din po yan. Kasi kaya natin lalagyan ng kamarote, siyempre bukod sa dagdag forma, taguan po ng radyo, GPS, saka, boys, ano pa ba kayong mga mababasa na gamit, ano? Pwedeng cellphone, lagay niya cellphone. Yan, tapos patungan po ng generator. Yan, portable na generator. May generator tayo, siyempre may ilaw eh. At saka radio pa na portable. Lagayin din, ayan. So siyempre, lilagyan natin ng, kasi ito yung dati niyang ano eh. Ayan, yung dati niyang palatikan. So nilagyan din yan din ng ano, patibay. Kasi nagbago tayo. So, bukod dito, may sapatos ang bakuhan dito. Ito po hindi sapatos, kumbaga dito lang yan dito. Matibay lang itong sa poste ng ating asapalo. Meron pa yan dito ang sapatos. Pati yung unahan, plano din namin pataasan ng sapatos. Ito. Lalagyan namin ang sapatos yan dito. Para ito, medyo itataas lang muna natin ng konti. Yung unahan siguro, huwag muna ng galawin kasi medyo malilate na po talaga sa kain ng isda sa Pacific. Kaya alangan na. Ayan, so ako muna nag-vlog at si Kasuyo ay wala. Siguro ko mamaya, dito si Kasuyo. Ayan. Ayan, go. So, yan lang naman yung update dito guys. Kasi baka hanapin mo, kanino ba yung bangka na kinuha namin. So, sa team Kasuyo po yun. So, subukan din natin sumama rito sa team Kasuyo. Yan, habang wala pa yung ating trabaho. Kasi meron tayong in-apply ng trabaho guys, pagka wala pa yun, dito muna tayo. Para makapag-adventure. Kasi maliit nga yung bangka, pero kung talagang malakas, ay tatabi naman kami. Hindi naman kami makipagsapalar, makipagsabahin sa malalaki. Ayan, so yan lang mga update guys. At pagka may mga improvement pa, di magbablog po ulit ako. Pero panoodin nyo muna sa vlog ni Kasuyo, ano. Bali, sabay naman kami mag-upload. So, thank you!